So mensahe sini, dapat magsunod ang katawhan sa minimum health standard. Kay nakita nato karon ang threat no sa Delta variant sa COVID-19. May mga report gani nga ginpadala karon ng mga sample dito sa genome sequencing kay basin may ara na sang ano sang Delta variant sa probinsya. At kumusta ang number 2 na karon ang lang no sa may pinakataas nga kaso sang COVID-19 sa bilog nga probinsya. Gawa sini sa ato ang pagdisiplina sa mga tao, ano pa mga iban pa nga ginahimo naton para makontrol ang dugang sang number sang naapektuhan sang virus. Amo gina sa loy no da kasubo man kita. That's why nag emergency meeting matawag aton chairman si mayor kahapon. Gi studyuhan naton nga bala nga nagsaka ini. Ang isa lang ito nakitaan is simple is atong not following the minimum health protocols. Sa gyapon tong may birthday, may mga tipon-tipon. Actually, yung pagsaka ni usually may mga cluster rin ni usually mga sa isa kang pamilya, tag-tatlo, tag-apat sila. Mm-hmm. Sa so, ano sa 41 nga latest cases subong si base sa gipagawas nga dato sa IPH sa kagabi 41 local transmission but silingon na alang sa mga balay o mga kaupod sa trabaho katrabaho na taklan sang virus. Yes, ang atong i-explain sa aton nga municipal health officer. Ang ara na gid man diri sa lokal sa samlang ang aton nga within the community na dahil most of the new COVID cases naton wala naman ini Sir Louis sa mga travel history o buskan nga ang iban ara malang dira sa ilang sa barangay o ara naman sa ilang barangay and ang ilang mga kaupod sa balay wala man travel history dira malang sa iban nga barangay o hindi gani from barangay 1 nagkatok sa barangay 2 amula na ang circulation so it is possible o ara na gid local transmission na so ara lang galibot-libot lang inang COVID naton diri sa aton nga banwa sa latest report kagabi 23 no based sa DOH kag IPHO ang langgid ang pinakadamo nga bagong kaso kagabi yes, lang sir, Loy, no? Oo. Actually ano lang ina ina siya nga ano daw sa tong Friday o Thursday ina kung sumako nimo kay may delayed man ang aton nga ano ang aton nga posting sa DOH but kung tanaw naton adlaw-adlaw may ara nga bagong kaso ano kita mga bagong kaso so for hindi ako magkamali for Monday para kita mandali sang Friday parang 20 pagka Saturday 23 and then kahapon daw 29 ang aton nga for the actual non-poster real time po so amo to isa gid nga aton implementar atong movement hindi man aton pwede nga i-lockdown for the restriction then we are following the guidelines of the GCQ of the IATF National. So may possibility nga mag-focus containment na lang anay sa mga household. Tanaw naton. Actually may no simple as that. Atong iban nga may ara isa ka compound, for example, butang na to compound, apat sila kabalay. May lima dito sila nagpositibo. Automatic ato yung focus nga daging container naton sila dito, hindi wala na naton yung pagawas kay ti may ara sila nga contact close contact sila automatic na appeal sila sa quarantine na 14 day quarantine nga gina-implementar sa aton nga health based sa contact tracing no kay delayed man sang siguro mga 3 days to 5 days no ang result nga ginapagawa sang DOH sa Sok Sargent region pero sa datos nga gipagawas kagabi sa aton nga IPHO kag sa Cotabato IATF ang samlang lang 23 then local close settings facility ano kag may local nga household 8 local workplace isa then local under investigation frontline economy worker 4 no so amo ni siya
ang tapos may apat pa gid ka mga lokal nga ginaimbestigahan. So dira makita naton sa contact tracing kung gaano kadamo na ang natakdan sa virus. Pero this time nga may ara na kamo sang molecular RT-PCR laboratory test dira sa Maymlang. So may mas paspas pa ang ano gina-expect naton sir nga mapagawas ang mga numbers ang natakdan sa virus. Yes no, happy kita sini nga laboratory after para man inigitanan para sa probinsya. As of kahapon atong naging swab diri na naton gin submit. Okay. So we are all expecting nga mas madamo gid ang aton nga makitaan pagit nga mga nagpositibo tungod nga ara na nagpaspas na within 24-48 hours ara na, which is nagapasalamat kita kay at least paspas gid ang aton nga contact tracing man. Kay sa naton ka precaution diri usually ang aton nga mga aga meso naton and with the support of the executive and sang vice mayor's office nagbakal kita tapon nagbakal naman kita sang 300 rapid RPCR test amoy ni para isa ka buligid nga mapaspas na yun ang contact tracing naton. So pag may symptomatic o may ara nga sa within sa balay isa na positibo automatic gina rapid naton sila. Uh-huh. And then mabalanday naton kung positive o negative. Kung positive automatic gina quarantine naton. Then iwala na naton sila, gina contain na naton. Uh-huh. Then after nga ang confirmatory magawas kag negatibo man sila, so pwede sila magagawas sa ilang mga pamalay. Mm-hmm. But kung negative, kung positive, at least na-contain na naton, wala na naton sila yung palagaw kag wala na nakalapta ang COVID virus. Mm-hmm. Sir, salamat kid sa time nga gihatag nimo sa aton programa. May mensahe ka sa mga residente sang Blang? Thank you kid sir no. Ang aton lang is hindi makaya sang ang aton nga lokal nga panggobyerno, bisan lokal nga sa probinsya kag sa nasyonal, kung wala gid sang kooperasyon kag bulig halin sa aton nga. Yes sir. Sa ka personal ka responsibilidad nga para pagbulig at pag siyempre isa naton nga pakita dira isa mahalungan man naton ang aton nga mga pamilya. So amula na sir, madamo ko salamat kagahalong kita. Thank you so much good. Mga katinig, inyong nabati si Mlang MDRRM Officer Bernard Tayong. May kalambigitan ni ining pagtaas nga kaso sa COVID-19 ug gipatuman nga mga health standard. Dapat yun na musunod ang atong mga katawhan diri sa ginapatuman nga mga minimum health standard kay tungod maulan ni ang bugtong pamaagi no. Gani dito sa Cagayan de Oro City kung diin dunay taas nga kaso sa Delta variant sa COVID-19. Nanawagan si Mayor Moreno nga ang pagsunod sa minimum health standard, health protocol maoray bugtong makabatok nining COVID-19. Dihapod sa Jensen no nagpagawas ang og statement si Mayor Rivera nanawagan nga musunod sa minimum health standard. Unsa man ang minimum health standard, makabungog na gani kay na no kana nga pero dili lang gyapon basa dili gyud mosunod, dili gyud na sila mosunod mga gahay gyud ulo pag kanunay nga pagtuman sa doc morning doc sorry sir na redial lahi akong number amin ako si doc sige sorry kay ginadial mo gud ako si doc Montanier no kay nag hatag og commitment karon nga ma-interview nato kay maghatag pod og bakuna. So mo na sa mga katinig, pinakaimportante gyud ang pagsunod nato sa minimum health standard kay kung dili kita mosunod, walay pamaagi nga maprotektahan kita gawas nga ikaw bakunado na. Pero bisan pag bakunado ka na, so mao na siya mga katinig, gawas sa pag sunod na to sa minimum health standard, ang bisan pag bakunado na ta,
kinahanglan gyapon nga atong nga sundon ang minimum health standard gyapon. Kay ngano dilibot pasabot bakunado ka na dili ka maigo sa virus, maigo gyapon ka sa virus. Ang nakanindot lang pagbakunado ka na, dili na masinati katong grabe nga epekto ni ini, no? Nga mabutang pag sa alanganin ang imong kinabuhi. O, daghang makasulti ni ana, kanang mga nakasinati na og laigo na, okay lang kung doon na kay daghang kwarta. Bisan pag doon na kay daghang kwarta, maglisod niya po kagpangitag tambal, no? Labi na katong antibiotic o katong unsa to? Katong rindisivir nga in demand kayo karong panahuna, no? Astilan. So mo na kinahanglan mga katinig mag-amping yun na kanunay. Si Dr. Edward Jane na Montanier ang atuang vaccination na program manager sa DOH-12 atong Siron. Unsay update karon sa pag-abot sa mga bakuna. Doc, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kidapawan. Hello sir, good morning. Opo. And my listeners po natin. Disturbuhan muna kami Doc. Alam mo ho namin na naghahanda na kayo ngayon para sa pag-distribute ng mga dagdag na mga bakuna. Ilan po yung nakatakda pong ipamimigay ho ninyo sa bawat probinsya sa buong SOC, Sergeant po? For, ano sir, for North Cotabato. Opo. Sinovac po itong ibababa po namin ngayon po ha. Okay. Ito po yung para sa A1, A2 at A3 pa rin po, no? Yes po, remaining A1, A2, A3 pa rin po tayo hanggang sa ngayon po. For North Cotabato, meron po tayo mababang 17,000 doses po ng Sinovac. Oho. For South Cotabato, 11,000 doses. Mm-hmm. For Sultan Gudarat, meron po tayong 11,000 doses. Mm-hmm. For Sarangani Province, 4,000. Aha. For Jensen, 6,000. At for Cotabato City, 5,000. Mm-hmm. Also, meron po tayong Pfizer ngayon, sir. Actually, sasabuin ko po mamaya sa airport, pero it's for Kidapawan City kasi sila lang po ang merong ultra-low Pfizer. Masaya taga Kidapawan ngayon. Oo po. Kasi sila lang po talaga ang meron pang Pfizer capable of storing vaccines like Pfizer. So, yun po yung susunduin po namin sa Awang Airport. After Awang Airport, ididiretso po namin sa Kidapawan City po. Gano'ng karami yan, Doc? Yung Pfizer na yan? Check po ulit. Hindi ko po ganun po kaano kung ilan po yan. Pero marami-rami po yan kasi ang isang vial po ng Pfizer is good for 6 doses na po yan. Okay. So marami-rami na po yung recipients ng Kidapawan City and siguro nearby areas of Kidapawan kasi nga sila lang po yung capable pa sa ngayon na mag-store ng vaccines like Pfizer. Opo. Kaya po sila lang po. Ano po to, Doc? Donated pa rin ng ibang country sa o binili na ng ating gobyerno? Donated pa rin po ito. Through COVAX pa rin ito. Kaya ang ating pong sequence po nito still the remaining A1 yung ating active healthcare worker, remaining A2 ang ating mga senior citizen, and remaining A3 yung ating mga within 18 to 59 years old with comorbidities po. Dahil merong Pfizer na darating para sa Kidapawan, kasama din ba ito sa tatanggap ng bakuna na ihahatid ninyo ngayong araw yung sa galing ng yung Sinovac? Hindi. Yes po, sir. Antayin po muna namin yung Pfizer from Awang Airport bago po ako kasi ako mismo po maghahatid po for North Cotabato as well as Kidapawan City po kasi. So, ang distribution po niyan, bawat munisipyo at ang Kidapawan City, maliban doon sa Pfizer, sino po nagde-decide? Kayo rin po o ang provincial, ang IPHO namin? Ang IPHO niyo po ang nagde-decide kung ilan po ang ibibigay niya pong allocation. Pero po, ang instruction po namin sa kanila, kailangan po yung allocation po nila na ibibigay in each municipalities, dapat po nakabase po tayo pa rin sa number of cases of COVID. Yung mataas po yung daily growth, yung
daily average week po ng COVID cases as well as yung 2 week ng trip. Kasi mas maganda po sana na mabigyan po natin ng atensyon yung mga munisipyo, marami pong kaso. Opo. Another po rin is yung mataas po yung consumption rate o mabilis po magbakuna para po maubos po natin ng mabilisan at mabigay po natin sa tamang recipient yung ating po mga bakunang binababa po sa lahat ng probinsya sa buong Region 12. Kasi di ba ito ho yung binabasihan din, ano? Kung mabagal ang rollout ng vaccination program ng isang LGU, mabibihain ho talaga sila sa pagtanggap ng mga bakuna. Kaya dapat pupukin natin yung mga nasa LGU. Pero may problema din yata doon sa mga tao nilang yung mga nurses natin, mga health worker na magbabakuna. Nagkaroon po kami ng meeting po last Sabado. Yun din pong ating mga provincial health officers kasama rin po sa meeting kahapon. Opo. Together with Secretary Vince, Yusek Abutahe of NVOC, para po mas mabigyan po ng tuon at matutukan po paano po yung ang gagawin nating strategy po ngayon sa pagbabakuna. Lalo na po meron na pong cases ng Delta variants in the entire country. Uh-huh. So mas dapat po mas mabilisan po yung ating gagawin. Mm-hmm. Because nga po yung ating po kasing Delta variant mas transmissible po siya. Mm-hmm. And mas marami pong sintomas yung ating pong na-experience with Delta variant. At saka sa Delta variant mo, mas marami pong tao yung na hospitalized. Mm. And still po talaga, vaccination is one of the most strong protection po natin against the variant. Uh-huh. So ayaw po natin mapareho po tayo sa Region 12. Yung nangyari po sa Cebu City, kung nakikita niyo po sa mga social media pages po natin. Opo. Na mukhang nasa sasakyan lang po yung ating mga pasyente at meron lang pong mga oxygen tank sa labas. Mm-hmm. So ayaw po natin yung mangyari yan. So ang lahat po ng mga LGUs sa buong Region 12 ay nag-re-strategize paano po yung gagawin po natin para po kasi bumagsak na po kasi yung allocation sa atin. Marami na tayong bakunang natatanggap galing sa central office. Mm-hmm. So kailangan po natin pagplanuhan paano po natin mabilisan with good quality na maibigay po sa ating mga recipients yung ating pong bakuna. Oh, Doc, ganito po, ang sitwasyon po ngayon iba na eh. Dati-dati mahirap kumbinsin yung ating mga kababayan na magpabakuna nang makita nila kung ano ang nangyari sa Indonesia, sa India, sa Malaysia, sa Cebu. Marami nang gustong nga magpa-inject ngayon. So ito dapat din po yung paghahandaan, ano? In fact, nag-aantay na yung mga A4. Sabi, ang tagal-tagal naman para sa amin. Yun ang problema natin. May stock na, may supply na tayo, pero yung pagbigay naman ng bakuna. Opo. Yes po, nag-aantay na po yung mga A4 po natin, but there are still A4 who belong also to A2 as well as A3. Yan po yung lagi ko po pong sinasabi pag in-interview po ako. Oh. Even if you belong to the frontline work essential frontline essential sector, frontline workers in essential sector, but if you have comorbidities and if you are a senior citizen, pwede naman po tayong mauuna. Basta po halista lang po tayo bago po tayo bakunahan. Opo. Balikan ko lang po yung... Kaya po kasi inuna po natin yung ating mga active healthcare workers, senior citizen, and with comorbidities. Because of the Delta variants po, sila po talaga yung tatamaan po nito. Mas delikado. At posibleng, yes po, posible po silang mamatay o ma-hospital. Opo. Balikan ko lang yung meeting ninyo kahapon, Doc. So doon, in-advisan ang IPHO na i-re-strategize anong dapat gawin para mas mabilis yung pagbabakuna. Ang pagkakaintindi ko, ibig ng ilang IPHO offices na i-adapt yung ginawa sa mga bakunang ating yung sa mga kabataan noon, tawag doon yung sa ating mga baby na ginawang pagbabakuna. House to house, pag barangay to barangay. May mga posibleng mangyari ba ito, Doc, yung ganitong klaseng mga hakbang na gagawin?
isa lang naman po yung aming pakiusap kung gagawin po nila yan. Uh-huh. Kailangan po yung standard po ng ating site. Uh-huh. Eh, yun po yung kailangan po natin strictly ma-observe, as well as meron po tayong standby ambulances or standby medical team. Kung sakasakali lang naman po na meron po tayong adverse effect following immunization gaya ng mga anaphylactic reaction na kailangan po nating mabigyan ng tugon kaagad-agad at madala po sa pinakamalapit na ospital. Uh-huh. So, yun po yung ating mga protocols. Pero meron naman po tayong ginagawa, Sir Loy, na yung ating po mga senior citizen, yung mga bedridden po, pinupuntahan po yan ng ating mga vaccination teams. Yun lang din po, kailangan po may imo-monitor po muna sila after po papakunahan. At saka meron pong standby po talagang team na tutugon just in case lang po na meron pong mga reactions na hindi po natin inaasahan sa isang nabigyan po ng bakuna. Pero so far, Doc, sa ngayon po hanggang sa ngayon, eh kumusta? May mga naitala na bang mga adverse reaction after na mabakunahan yung ating mga kababayan? Maliban doon sa napag-uusapan na natin na normal lang na nilalagnat, yung mga ganong klaseng ano, pero yung malalang ano po, adverse effect, meron po ba tayong naitala? Wala naman. Meron po, pero po pinag-aaralan pa po ngayon kasi sa lahat po ng mga na imbestigahan na po ng ating RAFIC or ating Regional Adverse Event Follow Immunization Committee, lahat po ng mga yun is hindi po kasi COVID vaccine related. Okay. So, nag-arrest lang dahil dun sa ano, siguro sa anong tawag dito, sa may effect yung psychological ano eh. Yung sobrang pag-iisip nila na yung mga lumalabas at nabasa nila sa social media na may masamang epekto para sa kanila. Opo. May narinig po na yung mga cases not only in the region but in the other country other regions naman po within the country na kaya siya namatay daw dahil sa COVID, pero sa COVID bakuna. Pero wala pong napatunayan na talaga pong it is really the vaccine that causes the death of a certain individual. So, meron po kami kasi yung committee, kaya sabi po namin, kahit po nabakunahan po kayo, your observation would be within 1 year. Uh-huh. So, based po doon sa mga nauna na pong mga kaso, parang coincidental lang po na nabakunahan at nagkaroon ng komplikasyon. Pero, it doesn't mean that it is vaccine-related po. Opo. Doc, alam mo ho namin, masyado pa kayong busy. Ano? Thank you so much ho sa panahon binigay ho ninyo dito po sa ating programa. Okay, sir. Thank you po. Hanggang sa muli po, sir. Opo. Maraming salamat po. Ano? Maki-update na lang po kami after po ng masundo ninyo no? Yung dagdag ng mga bakuna, especially para dito sa Kidapawan. Thank you so much sa time, Doc. At good morning po. Okay, sir. Thank you po. Good morning. Thank you so much. Si Dr. Edver Jane na Montanier, ang program vaccination manager no sa Department of Health Soccsargent Region. May kalambigitan ni ining ginahimo na karon nga vaccination program. So mo na sa mga katinig ang pinaka-importante sa tanan, gawa sa pagsunod nato sa minimum health standard, magpabakuna na mo. Ngano na mo, humala mong good ko. So vaccinated na ko, no? Mo na siyang nakita, manggood na to kung unsa ka-importansya nga naa kay pang proteksyon, no? Kaysa wa kay pang proteksyon. So mo nang ginaingon po nato kanunay, vaccinated ka na, pag-amping pod. Kay ngano, doon na pa kay membro sa imong pamilya nga dili pwedeng bakunahan, especially katong atong mga kabataan, no? Og doon na pa'y dili pa tanan na bakunahan na. Ang uban magud magsalik, vaccinated na ko, pwede na ko maglaag-laag. Ang uban po, magpabakuna na ko kay para makalaag-laag ko. Nas, pastila lintawon. Magpabakuna mo tungod kay para protektahan ang inyong kaugalingon, no? Mao na siya pinaka-importante sa tanan.
ay mo ga tuo-tuo kanang mga gipang post dia sa social media nga walay klarong basihan, kabisag unsa na lang ang ilang mga gina-post, no? Tuhuin ninyo ang mga nabasa o mga nakita ninyo, labi na sa mga legitimate media outlet, no? Ayon ang kay social media mangod, bisag kinsa pwede mag-post diha, no? Tanaw ninyo kana mga legitimate ng mga outlet, mga katinig. O sama na dire sa radyo kana atong ginabalita, wa taga balita mga fake news diha, no? Ang atong ginabalita kana mga kamatuoran nga mao'y makatabang kanato sa pagprotekta sa atong kaugalingon. So ano pinaka importante sa tanan. Karon, gika report, no? Sa Davao nga nadungagan og duha na, tulo na, no, ang kaso sa Delta variant sa COVID-19. Gipamahayag mismo ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte Carpio, siya mismo ni kumpirma, no, nga tulo na ang natala ang Delta variant sa ilahang sudad. Una, gipamahayag sa Department of Health Regional Office 11 nga ang duha ka natakdan sa virus, usa ka 47 anyos nga lalaki nga nakagawas nag-hospital apan gidala sa temporary treatment and monitoring facility, no, tungod kay pending pa ang iyang RT-PCR test result. Sibot pasabot nining pending pa kay kinahang lamang kag i-retest, no, human nga nauna kag test nga nagpositive ka unya naayo na, kinahanglan pa i-retest, no, para masairan ang imong status. Ang ikaduhang nga kaso katong 36 anyos nga babae na discharge na usab nitong nilabayng semana na nasa isolation facility o ginahulat na lang, no, ang RT-PCR test result. O diri sa probinsya sa Cotabato, atong nasairan, nagpadala na po doon ng mga samples. Ang ato ang gilain-laing mga ospital para ma-estudyuhan. Example, Kidapawan City. Kidapawan City, nga nung wala, nagasaka na og lang ang kaso nato sa COVID-19. O sa tala sa IPHO 152 ang ato ang kasamtangang aktibong kaso unya sa real time nga record, no, sa ato ang kinapagawa sa City Epidemiology Surveillance Unit ang pinaka latest kagahapon, 5 ang nadugang kaso, 4 ang naayo, unya napagyapon sa 144 ang kasamtangang aktibong kaso diri lang sa Kidapawan City. Ang pinakadaghan ini sa 144, 126 ang local cases, 18 ang apor, no? So local transmission nga kay tabo. Mao na sa ginaistudyuhan karon. So nagpadala na og mga samples para maistudyuhan kung basin na duna nay lama sa Delta variant, no? Ang mga viruses nga niigo sa itong mga kaigsuudan. Mao nang atong iampo nga unta negative lang, no? Wala pa ay Delta variant diri kay paspas ra ba mga kuyanap kani o pila lang, wala lay bulan nga nabalita nga naghugot kitag mga borders unya karon na ana nakasulod na sa tuang lugar sa Mindanao ang Cagayan gipailawam na sa enhanced community quarantine. Iloilo, ang Cebu, kuyaw na kayong pangitabo dito. Cebu, ga-expect kita kay lahi man ang prinsipyo dito sa ilahang lokal nga panggamhanan, no? Iagilag tuob-tuob. Ano siya? Medyo luag gamay. So, expect kita niya ang Cebu. Daghan kayo nag-aanto niya ang mga langyaw. Oo. Mao na isa sa mga ginaantuan sa mga langyaw. So, expect nga daligid mo kuyanap ang Delta variant dito. Unya ang pagtuon mga katinig ni Gawas nga ang Delta variant paspas kayo mo kuyanap o grabe, no, maghatag o grabing mga komplikasyon. So sama sa mga nakita nato sa mga telebisyon nga sa mga panghitabo dito sa India ingon man sa Indonesia o Malaysia. Alas 6:36 ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Una, pakusgo na ito ang atong immune system pang depensa. Kinahanglan yun ta kanunay, no? Nga mutumar sa mga food supplement o gihimo na nato ang minimum health standard. Atong pakusgo po ng pang depensa, pinaagi makatabang ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Sana ako sulit mas niya noon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng iyahang produkto ang Yaki Capsule, i-split na ko ng inom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga no daw nga negative ang resulta. Resulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walay exercise o dili maayong estilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuho ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado. MM Face Premium, muabag sa pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manuog bibe, baka o kabayo, kanunay pakana o MM Face Premium. Paspas ang pagdako o maayong resulta. MM Fits Premium, maayong magpatubo. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, padayon kita na itong programa ng Tinig ng Bayan. Alas 6:40 na ng itong oras. Medyo naipit kami itong umang mga pipilak ng mga commercials. But anyway, kay tungod sa bahad COVID-19, pastilan, ikaduhang tuwig na ito ni Ron, no? Sa tuwang timpo po ang murag, dili gyapon kita maka-celebrate susama na itong nilabay ng tuwig. So, unsay may tabo na ining mga activities karon sa tuwang kalibungan na festival diri sa probinsya. Online lang gyapon ang kaon, ay online lang gyapon ang mga activities. Unya unsay mga posibleng himuon, ha? Ang atoang kasadya sa timpo po 2021. Kasadya pa ba ni? Anyway, sige, ato ang makauban karong buntaga mga katinig atong hisgutan unsay mga aktibidad, no? Kalabot ni ining kasadya sa timpo po 2021 atong kaubang na karong buntaga si Yakidapawan City Tourism Officer Gian Ray Lonzaga. Ma'am, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Good morning, Sir Loy Rosario and to all our listeners sa Tinig ng Bayan. Opo. Mayong buntag. May buntag, ma'am. Unsa nga to ang mga ginaprepara karon ng mga activities? Unsa ba ni? Same last year? Katong ato ang gipatuman ng mga activities o doon ay mga kabaguhan nga nakita karon sa GCQ? Daghang salamat Sir Loy, no, sa opportunity, especially sa Tinig ng Bayan. This year, we are happy to share to you na at least aduna kitay celebration sa kasadya sa timpo po. Though this is an online activity, 3-day online activity na makita tanan sa official city government page of Kidapawan City, specifically Facebook page. So online ang ato ang mga activity, halimbawa susama saon sa ma'am?
ang Sumaya Pokiab. This is our Thanksgiving prayer, no? A tribal Thanksgiving prayer and ritual, because we often celebrate our Timpukpo festival with a tribal day celebration. Online ya po ni? Yes. So pre-recorded ito, sir. It will be live. It will be presented online. Okay. Also, we have a city fruit industry situationer. Unsa na may status sa puta sa Kinapawan, no? I think tagantang farmers and buyers na gustong makaibalo. What's the status of the harvest, no? If you could notice, medyo wala pa kayo bunga as of this time. Karon, no, medyo mahal pa. Mahal pa mga putas, talagsaon pa. Na-changes yata sa atong kuan karon harvest time, no? But I think that's a good news to our local farmers kung ma-delay ang atoang harvest. That's I think on a farmer's point of view. So ang atoang city agriculturist si Ma'am Marisa Aton will be there to share to you what's our status and what's happening in the fruit industry of the city and what are the future plans of the city sa ato ang fruit industry. Kano sa ni ma'am ang August 16 po yan, sir. 9 a.m. okay, via the city government official Facebook page. Then on the noon time, no, we really choose prime time, no, for online viewers. Na atay cultural dance presentation by the Manobo Apo Descendants Ancestral Domain of Mount Apo performing ensemble. Can you, sir, this was their entry to the Sayaw Pinoy Goes Virtual of the National Commission for Culture and the Arts last year. So this will be the first time that it will be presented, no, to the local. So this is really a national entry of Madadma, no, assisted by Sayaw Cotahuato. And we would be very glad na makitaan ni siya sa tanan on 16. So let's have a cultural dance presentation and witness how the Ubu Manubo have been showing their craft through dance. And on August 17, adun na kitay Fruit Fest photo contest announcement of winners na siya. Na-upload na kagahapon ang atuang guidelines. So the fruit contest is all about the bountiful harvest. So picture na lang. Pictures. This will be a showcase of photos, no? This should be taken in Kidapawan City, sir, specifically. But it's open to an amateur or a professional photographers of Kidapawan City as well. So that's 18 years old and above. So, kani sir, we would like to reminisce also about the previous harvest that we had, the activity. So, anything that related to bountiful harvest. There is a voting online scheme, sir, and it is 10%. So, we will be uploading on August 8th, the top 10. I hope you will be able to vote for your own friend's entry. So yon. And then on August 18, sir, we will be having this 74th foundation anniversary. If you could remember, this August 18 is the day, a commemorative day wherein Kidapawan became a municipality. Okay, so that's why we always na ginatunong na to na siya ang last day nato would always be 18 in commemoration of our foundation anniversary as a municipio where we were independent or separated from the province as a municipio or created rather. So it will be at 12 noon and it's all about an audiovisual presentation of the bountiful Kidapawan. How did farming started in Kidapawan City? So let's talk about farming of fruits from the traditional crops to the new fruit technology and what's the future for the fruit industry. As you could see, ang direction sa city karon na sa agriculture. So this will be showcased through a dance presentation. No? We have off limits who will be performing this for all of you. So it's going to be an interpretatory dance, a showcase. So this is something new and we hope the millennials will be able to appreciate this because there's a touch of history, a glance of how farming is being done, and an appreciation of our nature
natural resources in the city. And sa gabi naman po, around 5 p.m., we will have a flash from the past. So let's try to reminisce again the previous Eat All You Can, the previous Trade Fairs, the previous activities as we look forward for 2022 to be a better year for all of us. Kumbaga sa kuan pa ma'am, ang atuan na lang kasinatian, ato na lang share. Wala na tong tungod sa pandemya, wala na ay sa tawag ana panagtigom-tigom, dungag kaog prutas, wala no. Precisely, sir. Pero sige lang, sir. Let's look forward for better days. With all the vaccines coming, no, I've heard na kanina that Pfizer will be arriving na today. So that's very exciting. That I hope dili lang magpili ang atong mga lumulupyo vaccine, whatever is available. Please have your vaccine if you're on schedule. Yun. Para makaparty-party na sadta. Oo, mawalagi ang kwad. Pero ang at least Pfizer. Pero yes. Yes. Pero lagi po siguro murag baabot gyapon nga Sinovac, pero babalan pa na unya no, depende pa no. Katong Sinovac nga 7,000 plus nga doses sa tibuok probinsya, then ang katong Pfizer para lang exclusive para sa Kidapawan, kay kita ra dunay facility. Oo, nga magkuan, mag-store. Oo. Yes, so anyway, good news ka na. So ang uban kay choosy bang yun. human sa Pfizer, ang ilang ginaagawan karon ma'am, Johnson and Johnson, kay usa ra ka turok, wala na second dose. Kausara, oo. Mo nang dapat yun, papaspasan po sa mga LGU, no? Ang katong vaccination program nila, ang pag-roll out sa vaccination program para paspas po mo download o mga supply. Anyway, ma'am, salamat yun kayo sa higayon naghihatag ni mo na itong programa. Basin doon na pa kay dugang mensahe sa itong mga katawan, kalabot ni ining ato ang online na lang usa nga Timpo po Festival. Sir Loy, you know, always I'm very thankful to Tinig ng Bayan, Joy FM, especially to you, sir, no, for always reaching our office, no. Daghan kaayong salamat for this wonderful opportunity always given na makahatag information. May I take this opportunity also to share to everyone that we already have a pre-announcement na extended ang general community quarantine. So with that being said, I am very thankful sa tanang resort in Kidapawan City who have been abiding to our request na as of the moment we have to be closed for operation. And daghan kayo among pasalamat, sir, na we are really thankful rather sa tanang resort facilities nga nag-cooperate sa city. Among ginapahibalo ang tanan na any leisure activity, even if sa mga private houses or simple houses, is really not allowed. These are the things na I would like to share to you na you should protect yourself also. No, kay dili lang pwedeng gobyerno na lang kanunay ang magsigig implement sa mga butang. We really need the cooperation of our community. The battle is not yet over. Please get vaccinated and let's look forward for 2022 for better days to come again, especially sa atong mga events sa Kidapawan City. Kana lang po, Sir Loy, and to all our listeners sa Tinig ng Bayan, maayong guntag sa tanan. Thank you so much po. Mga katinig, inyong nabati ang atuang City Tourism Officer si Ma'am Gian Ray Lunsaga. So, virtual sa takaron, no? Online na kaon lang usa. kung medyo nakaluag-luag gamay, palit na lang mag prutas dia sa atuang daplin-daplin nga mga prutasan. Kung doon na po'y direkta nga contact sa mga nagapananom, mas maayo, no, kay mas makabarato. Oo. Pero ang problema karon kay tungod sa ato ang dili pod maayong klima, no, nagbaha-baha, ulan, bagyo nitong nilabay nga mga bulan, nga unta namulak og daghan ang ato ang mga pananom sama ni anang mangustin, no, ni anang rambutan og durian karon nihit man kayo. Oh, maghinaw kita sunod na mga adlaw, sunod semana, mubarato-barato na gamay kay dagan-dagan na po na mga prutas, no? Mahalag gamay lang, wala tayo mahimo, kay mao naman gud ning panahon. Alas 6:51 ang atong oras.
Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga New Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months ako na siyang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud na niya Yaki pud niya oil nakaron niya basta nang taw sa buskos na entawon. Yan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa, sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Naghahanap ka ba ng paaralang tiyak na dekalidad na edukasyon ang maihahatid sa'yo? Ano pang hinihintay mo? Mag-enroll sa Matalang Polytechnic College Incorporated at magtiwalang huhubugin ang mental, pisikal at spiritual na aspeto ng bawat mag-aaral. Ngayong pandemya, ang MPCI ay napili ang modular distance learning bilang alternatibong paraan sa paghahatid ng edukasyon sa mag-aaral. Libre pong ihahatid ang mga modules ng mga mag-aaral sa bawat barangay kung saan man sila naroroon. Ang MPCI ay may kompletong Junior High School Grade 7, Grade 8, Grade 9 at Grade 10 sa dalawang programa, regular at weekend class programs. Lahat ng incoming Grade 7 ay walang binabayarang tuition fee, no top-up o walang sobrang binabayaran. Sa kadahilanang ang MPCI ay ESE participating school. Sa mga Grade 10 completers at incoming Grade 11 ngayong pasukan, may academic at TVL track na ino-offer ngayon ang MPCI para sa Senior High School Grade 11 at Grade 12, Technical Vocational and Livelihood Track, Industrial Arts, Automotive Servicing NC2, Electronics Assembly and Servicing NC2, Shielded Metal Arc Welding NC2, ICT, Computer Systems Servicing NC2, Computer Programming NC2, HE, Caregiving NC2, Healthcare Services NC2, Academic Track, Humanities and Social Sciences Strand. May mga TESDA programs din ang MPCI, Driving NC2, Shielded Metal Arc Welding NC2, Electronic Products Assembly and Servicing NC2, Automotive Servicing NC2, Computer Systems Servicing NC1, Healthcare Services NC2, Bulldozer NC2. Kasalukuyang pinoproseso ang TDC at PDC-LTO accreditation ng MPCI. Halina't mag-enroll at makipagsabayan sa global na kahusayan na makukuha mo sa Matalang Polytechnic College Incorporated. For more information, kindly visit Matalang Polytechnic College Incorporated along National Highway, Matalang Cotabato, or you may call or text 0910-548-9822. MPCI, 21 years of excellence. Anyong haseyo! Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa'yo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maaari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:56 ang atong oras, mga katinig. Padayon kita niya itong programa ng Tinig ng Bayan. Samtang dawat kita ga-report, naasalin niya si Tinig Trece Lizelle Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Lizelle, good morning. Good morning.
sa mga tukintig paminaw. Sa itong mga balita, padayon ang force operation sa Mlang PNP. Batok sa mga susunod sa itong sa usapan ni Rosyante og Isda, pasado ang 6.20. Kanya itong Domingo sa gabi sa barangay sa Tangkwa Tabato. Giila sa otoridad ang biktima nga si Nereza Laudinho Tababa, 37 anyos, residente sa Suliaga Subdivision, Barangay Inas Mlang. Base sa report sa Mlang PNP, nga doon na sila'y nadawat ng impormasyon kung kinsa ang mga sospek o nailhan ang ngalan nga si alias Noni o alias Kampor. Kahinom duman nga samtang naglingkod ang biktima nga gabaligya og isda, kalit kining giduulan ni alias Noni o gipusil sa makadagang higayon nga mao'y hinunggan sa iyang kamatayon. Dali usab nga miis. Yes, Calicel? Lisel? Okay. Nawala mo signal? Nawala mo signal, okay? Anyway, kainom duman na Kaloy nga samtang nagdikod ang biktima na gabaligya og isda kalit kining giduulan ni alias Noni o gipusil sa makadagang higayon na mao'y hinungdan sa iyang kamatayon. Dali usab nga miikya sa mga sospek sa kaya motorsiklo paingon sa barangay Dugong Mlang. Daling gidala sa Balay Tambalanan si Nereza apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Na-recover sa mga otoridad ang lima kabasyo sa bala o nga gikan sa kalibre 45 nga gidala na sa Provincial Crime Laboratory alang sa ballistic examination. Samtang sa ikas bahin, dito nyo karon sa mga investor, ikatulong investment scheme na bagong mitumaw sa Kirapawan City. Ang usakang media personality na si Randy Patches ang nagpanuyon ini. Matod sa duha ka mga investor, ang direktang nitudlo sa iyong pangalan, base na usab kuno sa gibot siya na, sa mga agents niini. Matod pa sa usa ka investor na taga Magpet, Cotabato, nakadawat na siya og payout sa duha ka higayon. Apan kalit na lamang kuno kining naundang sa dihang mo payout na sa punta kini. Gidugang usab sa laing investor gikan sa gawa sa probinsya. Nga gidani siya sa otong agent aron mubutang og kapital sa double your money scheme og tungod kay buot makabawi sa napilding kapital sa Amara Investment na kumbinsi kini nga mo invest og 200,000 pesos. July 25 ang naka-schedule nga payout sa mga investor sa 200,000 pesos. Apan natingala na lamang kini tungod kay kalit na lang kining giblock sa admin sa ilang gimog ng group chat ug matod pa sa usa ka agent ang nag-ingon na usa ka Randy Patches ang handler sa paluwagan. Gidugang pa sa mga investors na doon nakunoy sa sabutan nga gipirmahan ang mga agents na nagpasabot sa usa ka sugal o way kasiguruhan ang ilang kapital. Gisuway sa pagsiginabi sa Randy Patches, apan wala kinilitubag sa maong isyo o gisalig na lamang niya sa iyang abogado ang tanan. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig Tresa Lizel Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sigang salamat ka, Lizel. Oy, pero adunay pamahayag si Mr. Patches nga siya po usab biktima ni ining naasoy nga pyramiding scam, no? Diyan na tumasayran kung unsa bagyod ang kamatuuran ni ini. Pag-abot gani sa kwarta, di gyud ta mo kumpiyansa, no? Pastilan ni tawon. Og wala kita igong oras mga katinig. Manamilit na lamang kita maybe siguro sa laing higayon ato kining hisgutan kay pag-abot sa kwarta gani daghang gyud kayong masilaw, no? Dapat gyud dili kita basta-basta nga mutuo-tuo na nang double your money back kay wagi mo balik ni ana nimo. Sigurado gyud, no? Daghan na bitaw na biktima sa Kapa, Regine, alam ko, o kung sa bato, Almamico, o guban pa, no? So, mo nang dapat matutugid kita. Pero, saan man, kay tungod sa kapitos, mukuan pa usahay. Mo testing good, di pa good matagam, no? Imbis nga doon na ipampalit o bugas, ay mawa noon tong, wano ikapalit o bugas. Kay tungod kay sugal pa man, yan ang naasoy ng mga investment scheme nga ang kaulahian is na scam di ay, no? Musunod na itong alas 7 balita. Dagang kayong salamat mga katinig sa inyong kanunay ng pagpaminaw ng atong programa ng Tinig ng Bayan.
Akong kaoban niya si Grace Labagnao Castellano. Maing buntag, kaninyong tanan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa School and Company Uniform, Basketball Jersey, Polo Shirt and T-Shirt Printing, Bespoke Suit or Coat, Vest Jacket, Rescue and Security Uniform, Cutout Sticker, Embroidery, Corporate Items o kuman pa. Ando na dayon sa Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation. Digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makit-an sa Joverlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makit-an sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JNT Express. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level. Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina. Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Joy FM. Panay ka muna kapamilya sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Alas 7:03. Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM. Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario. At ako naman, tinig 7, Grace Labagnao Castellano. Maghatid ng mga paunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday at 3 sa buwan ng Agosto 2021 dito po sa 105.7 Joy FM sa Kinabawan City. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, 13 na mga tinamaan ng COVID-19 mula sa Soccsaryan Region ang namatay dahil sa komplikasyon. Headline. Bayan naman ng Mlang Cotabato, nakapangalawa na may mga pinakamaraming aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan, mga pasaway na mga mamamayan dinakip kahapon. Headline. Bakunang Pfizer laban sa COVID-19, nakalaan para sa Kinabawan City, inasang darting ngayong araw na ito ayon sa DOH-12. Headline. Pamahalaang panlalawigan ng Cotabato, maglalaan ng dagdag na 400 million pesos na pondo para sa Mlang Airport. Headline. Ako siyang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na nag-uol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel, Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Dagan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro? Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease, pipila lamang ka na ang mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure Turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Alas 7:07 ang oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. COVID-19 update. COVID-19 update. 28,039 na ang confirmed COVID-19 cases sa buong Soccsaryan region matapos nadagdagan ng 154 na mga bagong kaso kagabi. Sa datos inilabas ng regional COVID-19 tracker ng Department of Health Center for Health and Development 12, nasa 2,565 o 9.15% ang kasalukuyang aktibong kaso. Samantala umakit naman sa 24,557 o 87.58% percent ang total recoveries matapos gumaling ang 141 na mga tinamaan ng virus. COVID-19 update. COVID-19 update. 13 naman ang naiulat na namatay kahapon dahil sa COVID-19 sa buong Soccsaryan region dahilan upang sumampa na sa 912 ang COVID-19 related deaths. Ayon sa Department of Health, Center for Health and Development 12, 7 dito ay taga-lalawigan ng South Cotabato, 5 ang taga-General Santos City at 1 ang taga-Kalamansig Sultan Kudarata. 89 years old ang pinakamatanda at 36 years old naman ang pinakabata sa mga namatay na tinamaan ng virus na nagdulot ng komplikasyon sa mga dati itong mga karamdaman. COVID-19 update. COVID-19 update. Maraming matitigas ang ulo ang hindi sumusunod sa mga ipinatutupad na minimum health protocol, kaya pangalawa ngayon ang bayan ng Mlang, Cotabato sa May, pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan. Dahil dito nagsagawa ng operasyon ang monitoring and compliance team ng lokal na pamahalaan kasama na ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines at nasampulan ang mahigit sa 30 individual na sa mas pinaigting na health protocol implementation kahapon. Ilan sa mga paglabag na sinita ng mga otoridad ang hindi maayos at hindi pagsusuot ng face mask at hindi pagtalima sa social distancing. Ayon na kay Mlang MDRRM Officer Bernard Tayong, matapos na binigyan ng leksyon ang mga individual, ay pinatawan din ang 150 pesos na penalidad batay sa ipinasang ordinansa. Patuloy naman ang panawagan ng lokal na pamahalaan sa lahat ng kanilang mga mamamayan na makipagtulungan sa kampanya ng pamahalaan para magsugpo ang COVID-19. Yes, sir Loy, no? Kahapon man, we have a emergency meeting sa MITF sa member man ang atong opisina. Isa sa na isigutan dito is pastriktuhon gid ining implementation sang health protocols, which is we have also an ordinance napasa naman ini sa pag-aprubahan naman ini ordinansa na gini siya. Ang mulan to ang aton nga nakitaan para nga ma-implement target kag ma-disiplina ang aton nga katawan. So after sa meeting almost 5 nag-implementar na ang aton kapulisan, aton nga mga kasundaluhan. Nananatili naman sa 579 ang kasalukuyang aktibong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Cotabato matapos nakapagtala ng 41 bagong kaso at 41 mga gumaling sa pandemya. Sa inilabas na datos ng Cotabato Integrated Provincial Health Office o IPHO, pawang mga local cases ang naitalang mga bagong kaso na patuloy na iniimbestigahan na. Sa nasabing bilang, 23 dito ang taga-Mlang, tig-6 ang taga-Midsayap at Tulunan at tig-5 naman ang taga-Kirapawan City. Samantala, sa 41 mga gumaling, 22 dito ay taga-Midsayap, 6 ang taga-Tulunan, 4 ang taga-Kirapawan City, tig-3 ang taga-Mlang at Banisilan, ang tig-1 ang taga Alameda, Carmen at Kabakan. Sa ngayon, nananatili ang Quirapan City ang may pinakamaraming kaso na sinundan ng Mlang at Midsayap, samantalang bayan naman ng Antipas ang nag-iisang bayan sa lalawigan, ang isa lamang ang aktibong kaso. Ganap lang alas 7:11 ang oras, samantala may git 17,000 na mga bakuna gawa ng Sinovac
laban sa COVID-19 ang nakatakda namang i-deliver ngayong araw nito sa buong probinsya ng Cotabato. Ayon kay Department of Health 12 Regional Immunization Program Manager Dr. Edward Jane Montanier, ang naturang bakuna ay nakatakda ring ipamamahagi ng Integrated Provincial Health Office sa iba't ibang mga bayan sa buong lalawigan. Maliban dito, maghahatid din sila ng bakuna laban sa COVID-19 para sa A1, A2 at A3 sa iba pang sakop ng Soccsargent Region. For North Cotabato, meron po tayong mababang 17,000 doses po ng Sinovac. For South Cotabato, 11,000 doses. For Sultan Gudarat, meron po tayong 11,000 doses. For Sarangani Province, 4,000. For Jensen, 6,000. At for Cotabato City, 5,000. Also, meron po tayong Pfizer ngayon, sir. Actually, sasabihin ko po mamaya sa airport. Sa kaugnay na balita, ang darating na Pfizer vaccine ay nakalaan na para sa Kinabawan City. Ayon ito kay Dr. Ivor Jean Montanier, ang Regional Immunization Program Manager ng DOH-12. Sapagkat ang Kinabawan City lamang ang may kakayahan para sa storage ng naturang bakuna, kaya't ang Kinabawan City lamang ang tatanggap nito. Na inaasahan naman ding ihatid matapos na sunduin ngayong araw sa Awang Airport. Also, meron po tayong Pfizer ngayon, sir. Actually, sasabihin ko po mamaya sa airport, pero it's for Kinabawan City kasi sila lang po ang merong ultra-low freezer. Kasi sila lang po talaga ang meron pang freezer capable of storing vaccines like Pfizer. So, yun po yung susunduin po namin sa Awang Airport. After Awang Airport, ididiretso po namin sa Kinabawan City po. Kaugnay nito, nagpulong naman ang iba't ibang mga head ng Integrated Provincial Health Office at binalangkas ang pagpapagawa o pagsasagawa ng mga hakbang para mas mapabilis ang pagbabakuna sa mga mamamayan na mga nasasakupan nito. Maglalaan naman ang dagdag na 400 million pesos para ang pamahalaan panlalawigan ng Cotabato para sa Samlang Central Airport sa Binamlang sa taong 2022. Ayon kay Cotabato Governor Nancy Catamco, nakalaan ang pondo para makumpleto ang mga pasilidad at tuluyan na nga masimula ng operasyon ng airport. Ngayong taon ay nakapaglagak ng pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa pagpatrabaho ng apron, taxiway at dagdag na 54 million pesos para pambayad sa mga may-ari ng lupa na saklaw ng airport vicinity. Kabilang sa minigyang prioridad ng gobernador ay ang pagsulong ng operasyon ng airport dahil mapapaigting nito ang galaw na ekonomiya sa probinsya. Kabilang sa paghahanda ng probinsya ay ang pagpapalabas ng lokal na produkto na maibenta tulad ng Pomelo wine na manggagaling rin sa bayan ng Mlang. Nailatag na ng City Tourism Office ng Kinabawan City ang iba't ibang mga aktibidad para sa kasadya sa Timpopo Festival 2021. Ayon na kay City Tourism Officer Gian Ray Lunsaga, magiging virtual lamang ang selebrasyon ng founding anniversary ng Kinabawan City. Kabilang sa mga nailatag na aktibidad ay ang pagkakaroon ng Sumaya Pakiyab, isang tribal ritual o Thanksgiving, at susundan ng iba't ibang mga activities.
August 16 po yan, sir, 9 a.m. Okay. Via the city government official Facebook page. Uh-huh. Then, on the noon time, no, we really choose prime time, no, for online viewers. Mm-hmm. Na atay cultural dance presentation by the Manobo Apo Descendants Ancestral Domain of Mount Apo performing ensemble. And on August 17, adun na kitay Fruit Fest photo contest announcement of winners na siya. Mm-hmm. Na-upload na kagahapon ang ato ang guidelines. So the fruit contest is all about the bountiful harvest. Agad naman ipinag-utos ni Governor Nancy Catamco ang agarang pag-asikaso ng mga kaukulang dokumentong kakailanganin upang agad na maibigay sa Midsayap Mango Growers Association ang kanilang kahilingan. Sa pulong kahapon, hiniling ng asosasyon ang suportang pinansyal na nagkakahalaga ng 800,000 pesos sa provincial government bilang capitalization para sa kanilang panukalang Midsayap Consolidation Processing and Marketing of Processed Mango Project. Sa pagkikipagpulong ng mga opisyales ng Midsayap Mango Growers Association, kay Governor Catamco na ipresenta ng mga ito ang detalye ng proyekto. Ang MMGA, ang proponent group ng Department of Agriculture Philippines Rural Development Project, sa ilalim ng IRIP, ang MMGA kung saan kasalukuyan ito nga ina-assist ng PRDP sa pagbuo ng isang business plan. Ikalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince kay himsog na kinikaron. Alamay ba lang sa kuya bari na admit kay na pulmonya, tapos nainda ko rin ako pero kaya pong balik doktor, so di kuan na lang ginahaplasan. Sa inong buda to yung capsule buda nga Yaki, no to na mag-ubo man siya pero di na yun na ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo, mapalit sa mga butika. Maya pa si Gwen. Nakatulong na kalawin. Apay na kumbay na? Di man gani makausa? Naon sa gugadihan? Da! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawa no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimay mo din sa Okera 5-in-1 Coffee, hain? Pwede ba din ako, hain? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, hain! Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Alas 7.20 ng oras, mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa Caraga, Davao Oriental. Ihatid ni Jeline Seban ng 105.7 Joy FM. Kaloy, umabot na sa 1,806 ang kabuang bilang ng mga individual na nabakunahan sa dalawang barangay sa bayan ng Caraga, Davao Oriental gamit ang single shot vaccine na Jensen and Jensen ng Jensen. Mula sa barangay Pichon at barangay PM sa Boracay, ang dalawang barangay na itinuturing na geographically isolated and disadvantaged areas na napili na Municipal Health Office na mabakunahan gamit ang nabanggit ng brand. Matapos ang apat na araw na vaccination rollout, nakapagtala ang Karate Incident Management Team ng 594 na mga vaccinees mula Barangay Pichon, 1,212 naman mula Barangay Pian Subrecali. Kung kaya't malaki ang pasasalamat ni Interim Commander Dr. Chris Anthony Limon para sa lahat ng tumulong, ugbado man at publiko upang maging matagumpay ang naging vaccination rollout. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang vaccination rollout
kampanya ng Salaga at Lumalamigan ng Davao Oriental para sa second dose, gamit ang AstraZeneca vaccine. Hindayat, paalala pa rin ng Incident Management Team Provincial IATF sa lahat ng residente sa Davao Oriental ang patuloy na pagsunod sa lahat ng itinatutupad na panuntunan ng Interagency Task Force. Samantala, humakot ng parangal ang Davao Oriental Police Provincial Office Kabataan Kontra Droga at Terorismo sa katatapos lamang na sinigdayaninan Arts and Culture Competition ng Philippine National Police sa 26th PCR Mass Culmination Program na ginanap sa Camp Quintin sa Camp Katitipan, Buhangin, Davao City. Anim na regional level sinigdayaninan awards ang iginawad sa organisasyon sa iba't ibang kategorya tulad ng painting at drawing sa larangan ng visual arts, short film, interpretative dance, performing arts, spoken poetry na nilahukan ng ilang representante sa iba't ibang bayan sa lalawigan. Matapos ang evaluation at deliberation, ibinigay ang unang gantimpala sa Ignite Movers ng Banay-Banay para sa short film category, Sidla Cantiata Collective ng Bayan ng Caraga para sa interpretative dance, at Jimmy Canduyan mula naman sa Governor Generoso para sa kategorya ng showing. Pumangalawa naman ang painting ni Justin Kimpan at Tumakbo ang Guhit ni Jay Clanet at spoken poetry ni Mary J. Wande na pariyong mula sa Mate City. Layo ng sinibayanihan Arts and Culture Competition ng Philippine National Police na maipamalak ang galing at talento ng mga kabataan sa bawat komunidad sa gitna pa rin ng pandemya. Mula dito sa Bayan ng Caraga sa Davao Oriental, Tinidose, Zeline Sipan. Magandang umaga. Alas 7.23 ang oras, dagdag na balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa Panabo City sa Davao del Norte. Nakakalaga ng 8 million pesos na laga ng Shabu ang nakumpiska sa sinagawang bypass operation sa Purok Tambis, Barangay Kaganguhan, pasado alauna ng hapon.